ito, buksan mo ang iyong radio. Lahat kami ay narito, tapat sa aming serbisyo. Walang problema ang di malalabasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silip aralan sa radio. Atid na aming makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid na may bagong kaalaman. Edukasyon sa sulong, saan ba magtulong-tulong? Sulong edukalidad, Dance Radio. 6.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid aralan sa radyo, hating namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyon magbibigay impormasyon kahit sa naman. Look for something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR FM. Pre-calculus, Advanced Algebra, Intermediate Algebra, Trigonometry, Elementary Algebra, Geometry. Mga aralin dapat tuklasin. Mathematics Learning Area. Mathematics, kahit saan, kahit kailan. Mathematics, maaasahan inyong tututukan dito sa 106.3 DWDR FM. Basta Dance Radio, learning is amazing! Okay. Okay ba tayo? Okay, naririnig na ba ako dyan? O, diba? Comment naman dyan mga anak kung ako ay inyong naririnig ng malinaw at malakas. O, diba? Medyo nahirapan kaming pumasok kanina kung napapansin nyo. Purely work from home ang lahat. Magandang, magandang, magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya. Okay, welcome again to Math Alive sa Facebook Live. Oh, it's Friday and it's Friday. Hey, 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 itong hinihintay nating lahat. Ang saya-saya pag Friday, parang makakapagpahinga. It's October 22, 2021, RBI live streaming po para sa ating mga grade 8, and it's about geometry, and inaanyayahan po natin lahat ng estudyante, especially mga grade 7 natin dyan. Hindi lang ito pang grade 8 mga anak, dahil sa ating quarter 3, not 1 but 3, ay madi-discuss din natin ang geometry. Kaya naman gusto kong manood kayo kasi saya ng topic na to talaga. Promise. Mananalo pa kayo ng limpak-limpak na pa-premyo. Kaya't manood, maki-join at sumagot sa mga tanong. Ito po ang unang error. Nakikita yung comment. Our add-on ng ating Mathematics 8. Ito nga ang geometry. Sana po ay magpatuloy ang magandang connection natin, ano? Para naman maibigay natin ang tuloy-tuloy. At kung halimbawa, biglang nawala kami, balik lang ng balik sa ating face at kami ay magbabalik talaga. Okay. Binabati po natin, ano, lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Shout out po sa aking Mudra Bells, Nanay Lena, hello! And okay, aking mga makukulit na mga Junakis na nandito. Hello, Trebi and Elijah. And of course, to my bebe. O, oh, diba?
pampagana sa ating mga kasamahan na math learning area na nasa school at nasa bahay. Hello po sa inyong lahat, Mishu na dyan. Eto, hindi ko makakalimutan syempre ang mga estudyante ko from Sini. Shoutout mga hana. Hello mga Sini and Kultura and ang mga mababait na Grade 8 SPJ and Grade 8 SPA. Yours truly is Ma'am Rowella and Sandra Martin dyan. Meron ka bang mapabati dyan? Ayan. Hello, naririnig po ba ako? Yes, ma'am. Okay, very good. Salamat naman. Isang napakagandang umaga sa lahat ng listeners and viewers natin dyan. Okay, welcome po sa Math Alive sa Facebook Live. Kahit nasa kanya-kanyang tahanan tayo ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng kaalaman sa ating mga minamahal na estudyante. Kaya naman, shout out sa mga estudyante kong Grade 8 Lavender at Grade 8 Maroon. Kumusta kayo ngayon mga anak? Binabati ko din ang mga Grade 7 Jacinto at Grade 7 Lapu-Lapu. Special mention sa aking advisee. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking Grade 7 Del Pilar. Ayan. Hello sa inyong lahat mga anak. Of course, gusto ko ting batiin ang aking mahal na anak na si Glitch. Ay anak, salamat sa pag-aaral ng mabuti. Okay, congratulations sa iyong good news sa akin today. Baby, nabati ko rin syempre ang aking Bebe Labs. Joke lang. Binabati ko rin lahat ng mga nag-aabang at umaantabay sa ating programa Saan Mang Sulok ng Mundo. Yan, hello po sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Mga anak, makinig, manood at makibahagi sa ating talakayan ngayon dahil tinitiyak kong mag-e-enjoy kayong lahat. Kasi napaka-exciting ng ating lesson sa ngayon. Siyempre, nais din nating pasalamatan, of course, si Ma'am Larna Tan Nevado sa pag-sponsor ng ating mga papremyo at siyempre sa laging pagtutok sa ating RBI. Ayan, thank you po Ma'am Larna. God bless you more po. Okay, so sa araw na to partner, magkakaroon na naman tayo ng isa pang live streaming mula sa ating math learning area. Kaya naman, huwag na nating patagalin. Siyempre, para samahan tayo ngayon, ipakilala na natin ang ating mga nagagandahang learning facilitators ng Grade 8 Mathematics. Yes, so babanggitin natin mga anak, ano, kung nakikita niyo talagang kanya-kanyang kahong kami dyan sa inyong mga screen at yung iba medyo naglalag. Ako, katawan ko lang ang log. Kahoy talaga. Okay. So, mamaya makakasama natin ang ating mga kasamahan sa math learning area. Sabi niya, mamaya na daw siya babati. So, hindi ko muna siya i-introduce ng bongga-bongga na mataas ang kanya energy. Okay, Teacher Mardi de la Cruz. And of course, Teacher Judith S. Gamilo. Sa kabilang side, hindi natin nakikita, nandyan si Teacher Mylene J. Relutin, Teacher Janice Bills A. Simon, and of course, Teacher Lorelie Vinitura, and of course, hindi natin kalilimutan ito, our supportive head teacher, Ma'am Berlinda D. Dante. Hello po, Mami. Ano? Sana maitawid natin ang diretso ito. Okay. So, mga anak, please comment your name, section, and title of our RBI today. So, kasama yan sa pwede nyong screenshot. Then, isend natin sa ating mga respective group chats. Okay, send nyo name, section, title of the lesson, and then ilagay nyo sa GC nyo. And then, may mga bagay pa akong ipapasend sa inyo sa mga comment section natin para ma-check lang kung alert at nakikinig talaga kayo ngayon. So, sabi ko kanina, geometry ang ating i-discuss ngayon. So, bago tayo magsimula, i-check lang natin kung gaano ka-alert ang mga audience natin ngayon na galing sa iba't ibang grade level. Okay, gising na ba kayo mga anak? Check natin na nabasa tayo ng mga comments later kung may mga bonggang-bongga dyan. So please comment any geometrical terms or figures na alam mo na related sa geometry. Pagandahan to ha, palaliman yung kumbaga, wow. Ang bongga ng sagot niya. Unique ang sagot. Oo, unique ha. Bonggang-bongga ha. Isa-shoutout natin yung mga
sagot nyo later. At ang susunod na tanong ko dito, doon kayo mananalo ng limpak-limpak. So para ma-check ko lang muna kung alert ang ating audience, comment any geometrical terms, yung words na alam mong may relation. Ay, sana all may relation. Sa geometry. Oh, diba? Oh, diba? Sige tayo. Sige, comment lang mga anak. Ayan, sana tayo itong, na magandang may mga idea sila ng mga bagay na related sa geometry. Ayan, may nabasa na ako dito. Undefined terms, sabi niya. Oh, pa-shoutout Mary Anwaria. Sige. Okay, may mga, yeah, magbigay kayo ng any terms sana related ah, sa ating topic ngayon. Oh, sige. Ayan, merong mga puro grade 7 ang nababasa ko dito. Sa ating DTI representative, mga pwede lang kayong biglang tayo, pumasok partner. Dyan, ano, mag-comment. Kung may nabasa kayo, na, ayan, may 10 kamagong in fairness, ha? Ano? Kamagong ba yun? 10 kamagong? Yes. Hoy, bongga! Nakakita na ako ng grade dyan, ang saya. Okay, sige. Meron ba tayong nabasang mga words na, ayan, Dave Duque, hello? Meron bang mga nag-comment na dyan ng mga bagay na ala? Ayan, si Maria Adelfo Agonoy, sabi niya, point, line, plane. Wow! Galing! Sige, meron po ba? Kahit ano ha, kahit hindi related sa i-discuss ngayon, kahit pang fourth quarter or fourth grading pa, na alam nyo na medyo related sa geometry. Yan, meron pa. O, sabi ni, ayan. O, sino yan? Cappuccino, ang sabi niya, yes, point. Yan. Oh, sabi ni Pia Mona Bumanglag, altitude. Wow, very nice. Ang galing. Correct. Mababanggit yan. Ano pa? Sige, ooh. Sige. Lumalabas. Palaliman tayo. Yan. May naglagay, malalim. Dagat daw. Okay, ano yan? Ano yan, Mary? Medyo na polygon kaya ito, Mary? Ano? Okay. Oh, sabi ni Albera de la Peña, line segment. Very good. Sige. Yan. Sabi yan naman ni Pia Mona Bumanglag, figure angles. Yan. Si Whittle Faye Arenzana, polygons. And pareho sila ni Nora Rosette. Ang sabi naman din ni Nicole Agustin Santos ay vertex. Oh, Nathaniel Agbayani, undefined term. And Janelle Salvador, triangles. Ang saya pala pag binabanggit na oh, si Sarah Lee, set, sabi niya. Siguro set of triangles ito. Pwede. Pwede, partner. Oo, undefined terms. Si Giday, Mr. Gidayaw. Sige, meron pa ba dyan, partner, na mga numilitaw sa'yo? Ang sabi ni Cesar Agonoy Espiritu ay transversal. Wow, ang bongga naman ni Cesar. Ang bongga ang sagot ni Cesar. Transversal talaga. Baldamuerte Cielo, undefined terms, sabi niya, oh. And ito, si Arian Pay, perpendicular lines in fairness. Ah, ang gaganda ng mga comment nyo. Hindi ko, mga in-expect ko kasi comment nyo ng mga shapes. Sagot nila. Circle, maganyan. Ano lalalim. Okay. Sabi ni this Cielo, ay measurements. Yan, may grade 10 talaga. Tuwan-tuwa ako sa grade 10. Sino yun? I-shoutout nga natin. Hello, good morning sa'yo. I'm Justin De La Peña from grade 10 Camagong. Gong, gong, gong. Okay. Marami din tayong grade 7 partner. Oo, ang dami ng grade 7. Bongga, no? Shoutout sa lahat. Anak okay, natin, ayan. Todo suporta. So, naka 1,200 comments na tayo. I think ready na sila sa ating question na pa-bonus ko sa kanila, partner. Yan, abangan nila yung partner. Pwede ba ako sumali dyan, partner? Ay, go, go, go! Diba? Okay. Ano kailangang isend para kayo ay mapili ng ating DTI representative. So, makinig mga anak, ano? Kasi, sinabi ko sa kanila, kailangan kompleto ang detail na isi-send nyo para makareceive kayo ng load. Kung hindi man dadating yan ngayon, bukas or sa susunod na linggo o taon. Hindi naman. Okay. Name, section, point. O, bakit by point? Basta may ibig sabihin yung point dyan. Answer and cell phone number. Again, name, section, pababa yun, sunod-sunod ha. Name, section, point, answer, CP number. So, kailangan meron niyang lima na yan para mapili kayo kasi alam ko maraming magsisend. Dahil ang dami nang pumapasok na mga sagot dito, di ba? Hello, shoutout sa ate ko, Roena Olnaga, nagpabati. Okay,
Dito, ito na ang tanong para sa 30 pesos worth of load na galing kay Ma'am Larna. O, diba? Yan, ito na. Yung anak. Give one example of an object that represents a point. Yung pinaka-bongga na hindi palaging naririnig na sinasagot na tamang sagot na kahit nahuli ka. Kung sa'yo yung pinaka-bongga, pwede kang manalo. Again, give one example of an object that represents a point. Oh, bonggahan tayo dito, ha? A pinaka-bonggang sagot. Mm-hmm. Name, section, kaya may word na point dyan. Ano yung example mo ng point na bonggang-bongga? Then yung answer mo sa baba, and then yung cellphone number. Eto na ang signal. Ready? Go, go, go! Okay, go, ayan. Napakabang tayo. Pabonggahan ng sagot. Okay, tignan natin ngayon. Habang naghihintay tayo, bati-bati tayo. Okay, may maroon. Sila Peña, Barayuga, Urbano. Hello? Sa grade 10 na nakikinig. And grade 9, Ains Guya. DTI representative, inform nyo kami, no? Meron na kayong napili dyan. Mag-shoutout lang kami ng mga nagdadating ang mga comments. Ayan, dumadami agad. Sabi ni Nora Rosette, partner, not on a thread. Oh, sige. Ang pipili niyan talaga, syempre, yung representative from DTI. Kasi baka pag pinili ko, sabihin dahil sujeti ko. Di ba? Talaga may representative tayo. Oh, Anthony Bartolome, hello. And Rodaline Ignacio, good morning. Okay, eto. Sige, ayan, ang gaganda ng mga comment nila, oh. Pagandahan na, shout out daw ulit. Mary, oh. Hello to Ann Hasmin de la Peña ng Ten Tamagong. Oh, babasahin lang namin yung mga sagot nyo, no? Pero hindi ibig sabihin nyo ng napiling sagot para lang makita nila na marami talaga. Sabi ni Arian Ficarnate, ang answer niya, tip of a needle. Sige. Sabi naman ni TJ Arimboyutan, a compass. Again. Sabi naman ni Princess Altea, mabuti. Kamusta ka? Mabuti. Hade, that daw, that. Okay, sige. Tingnan lang natin ano, kung sinong mapipili sa inyo. And sabi ni Alan Gian Gidayaw, angle. Ah, siguro ano to? Angle. Angle. Angle ang sagot niya. Sabi ni Sanjiro Nitura ay pimple, partner. Pimple. Ay, in fairness. Grabe. Ay, pimple talaga. Ay, ko. Sige, pimple. Sige, comment lang kayo. Malay nyo kayo yung makapagbigay ng kakaibang sagot na hinihintay ng representative. Ayan. In fairness, ang bilis dumami ng comments natin. Real time, nakikita ko, big palima-lima siya. Okay. Sige, hanap tayo ng, ayan, represents, exact location. Oh, define ni Sarah Lita ng point. Ang hinihintay natin dito is yung example ng object na nag-represent sa point. Okay? And of course, complete details, ha? Ayan, needle, charger. Sabi ni Ma'am Jennifer Agari Velasco, sumagot siya at nag-send ng cellphone number. Charger daw. Sige. Kailangan niya siguro ng charger. Hello, Mars! Ayan, sige. Oho, ang daming comment dito. Maria Adelfa Gonoy, ang sagot niya ay intersection of front wall. Ang matibay ito, no? Padingdingan ng labanan. Sige, hanap pa tayo. Sabi naman ni Miss De La Peña, corner of a table. In fairness, ang gagaling niya mag-isip, ha? Okay. Tapos, ano pa? Yan, sabi naman ni Saisandra Dion De La Cruz, point, ang kanyang sagot ay nose hole. Kanina, pimple. Kayo, butas ng ilong. Okay. yung pimple nasa nose. Okay. Kumusta dyan, Ma'am Janice? Meron ka na bang, ano, dinagsa siya? Oh, tuwa-tuwa si Ma'am Jennifer Velasco. Isang bongga-bonggang kanta naman dyan. Tricia May Simon, point of ballpen. Hello, Miss Alhambra, Rodely Salviejo. Bilis malunod ng comment box natin, mga kasama, oh. Sige. Okay, ano kaya pa ang mga sinasagot dito? Natutuwa ako sa mga sagot nyo, ha? In fairness, ha? Sabi dito, I beads.
Sabi ni Zarika F. Langita. Sabi niya, Biggs. Oh, sabi na naman ni Zar Agunoy, spiritual point of a Caesar. Okay, Caesar. Yeah. Sige. Tapos, sige, kami taga-Batila kami dito ha. Ang mamimili nito, yung representative natin mga anak na talagang ang task ay mamili lang talaga ng pinakabonggang sakot. Ang sabi ni Christian May Sagusio partner, point of the eye. Siguro yung sinasabi niya dito yung iris. Ay! Hello anak, Christian May. Sige, kung gusto niyo ma-shoutout, sagot kayo ng kakaiba, di ba? Hello Olivia and Lester Jan Lopez. Okay. Meron na ba tayong mapalad na na... Uy, laser! Sabi ni John Mark Cappuccino. May sagot ulit si Sanji. Oh. Sabi niya, nipple. Ayan. Alam niyo, nahihirapan ko nila ang ating. Nipple ang ginagamit ng baby sa ano, mamador. Sabi na naman ni Jamie Lamug, stars in the sky. Oh, di ba? Sabagay, pag tinignan mo kasi sobrang layo. Kala mo ano. Parang point. Anthony Bartolome, sabi niya, ang sagot niya ay bottom of a cone. Ah, in fairness, ice cream. Okay, intersection of sidewall and ceiling. Sige, pagandahan ito. Ayan, sabi ni Jake, Ian L. Dulay ay laser. Ang dami ng sagot nila, no? Dami, madami sagot dito. Naka 1,300 plus na tayo. May dagdag pa yon. Okay. I think, meron na ba sa ating DTI representative? Meron ka na bang napusuan dyan na sa tingin mo? Ngayon mo lang narinig dyan or kakaiba siya? Diba? Dahil napilian tuloy siya. Sabi ni Altea, mabuti. Edge of a table. Sige. Ayan, ang dami na. Ayan, okay, meron na ba sa ating kasama? Oh, sabi na naman ni Sanjiro, dust. Grabe, no? Talaga ganyan, joy lang dyan, joy, no? Oh, send lang ng send para at least kung naisip mo, ikaw lang na kay... hello, John Mark Cappuccino, and to Mr. Dacumos. Ayan, thank you for watching, anak. Ayan, pamangkin, Mr. Sabi ni Jens, Rian Domingo din, ay mall. Oh, mall. Oh, small rock, sabi niya nga. Oh, di ba? Okay, ma'am, meron din maganda dito. Oh, sige, go. Basa, ma'am. Yung sagot ni Irish Jazzy Teves, sabi niya dito, a camera pinhole at pencil call tip. Wow, sinin yan! Si Gian naman, Gian Gamyaw, belly button. Apo. Yung akin, natanda ko yung belly kasi malaki ang aking belly. Sige, at saya-saya naman. Ang tuwa ko sa anak ko na to, si John Clark Dacumos. Nanonood na talaga siya. Kasi talagang hindi ko siya nakikita eh. Ngayon, nandiyan na siya. Hello, anak. Ganyan na manonood lagi. Okay, Lay Princess Revillas Mendoza, tip of compass. Okay, meron na ba sa ating representative from DTI na pili na ba kayo para mag-proceed na tayo sa ating next part? Shout out sa aking dalawang anak na nakita kong nag-comment dito, Red Corpus and Cielo Baldamuerte. Yes. Ito si Azlit Timoteo. Sabi niya, mall. Okay, hello anak. Thank you for watching. Francis Organista, Fred Santos. O, diba? Harriet Lagayan, shout out. Hello anak. Oh, meron na ba tayo napili? Nag-yuro na-enjoy manood nung ano, no? Representative. Isang saya ng comments na to. 1,400 na tayo. Ayan na siya. Meron ka na ba? Lang tayo kasi, ano, madami silang nagsagot ng mga unique. Yung binasa ni Ma'am Mylene. Yes. Pwede yung mga yun. Pwede din yung, ano, yung sumagot ng nipple. Okay. Yun. Kung pwede gusto din nyo naman, balikan natin mamaya. Iruleta nyo lahat ng napili nyo. Pwede naman. Diba? Isan bang pinaka-unique doon? Ay, kayo mag-decide, ma'am. Sige. Hindi na, yun. Napilihan sila. Okay. Ano to? Point. Location of a place in the map. Sabi niya. Oh, diba? Diba? Ang saya-saya ng mga audience natin. Nakikinig talaga sila. In fairness, ha? Oh, ayan. Okay. So,
Mamaya, mga anak, ibabalik natin kung sinong mananalo at may mga nabanggit na sila sa mga possible na mananalo. Sa ating pagbabalik mamaya, magbibigay na tayo kung sinong mapalad na mabibigyan ng 30 pesos worth of load. Okay. Okay ba yun, mga kasama? Mamaya na lang natin ibigay kasi nagdadatingan pa lang yung magagandang comments nila. O, diba? Ma'am Jenny, ikaw may tanong ka ba dyan? Or mamaya mo yan gustong ibigay para mas sumabik naman ang mga pwede bata? Pwede naman. So, pwede na ba? Singit na ba natin o mamaya na? Okay, siguro right after Ma'am Judith na lang siguro. Yeah. Para, okay. Ayan, so hindi na natin patatagalin mga anak habang namimili pa sila para mas maumpisahan na dahil yung mga tanong mamaya magagaling ulit sa i-discuss ng ating facilitator. Let's welcome ang nakapitapitagan, kaganda-gandahan at kumaya na kumaya. Ibigay muna natin ang mga objectives. Ah, correct. So, sobra ako na-excite. Ano ba ang meron dyan, partner? Okay, so eto mga anak, ang kailangan natin ma-attain for today. So, at the end of the live discussion, you should be able to, okay, number one, represent the ideas of undefined terms. And number two, show points that are collinear and coplanar. So, yan yung dalawang objectives natin for today. Yan, ang saya naman, ano? Ang gandaan ng lesson. Kaya magandang mag-join mga anak. Okay. Mm-hmm. So, ibigay na natin ang question number one. Tama ba, Ma'am Judith? Para makasagot na sila mamaya at ang reveal ng mga nanalo dito ay mamaya ay bibigay natin later. Okay, ano ba ang unang tanong para naman sa mga... Ito na, official question na to, bonus question lang ibinigay ko sa inyo kanina. Okay, for our question number one, Ma'am Jenny, nakikita mo ba? Yes, meron naman akong copy partner. Okay, okay, so question number one. Feels excited na ng ating mga learner para sa ating question number one. Ito na siya. So, which of the following models represent a point? Letter A, knot on a thread. Letter B, sandpaper. Letter C, intersection of two walls. Ayan, ulitin natin. Question number one. Which of the following models represent point? Letter A, knot on a thread. Letter B, sandpaper. Or letter C, intersection of two walls. Ayan. Kung mapapansin nyo, anak, pangalawang tanong na to. Dahil ang tanong na to ay ipapasok nyo sa cellphone number. Hindi siya. Yung mga walang pang text, pwede kayo mag-comment. Pero ang mga sagot ay pipiliin natin sa cellphone number na ibibigay ko sa inyo. Doon nyo isa-send. Okay, ito po ang details. Send to 0917-836-0757. Nakikita nyo din sa inyong screen. Anong mga kailangan isend dyan? Name, section, question 1, answer, and your cellphone number. Again, dyan po natin isesend ang sagot mga anak, ano, dahil yan na yung official question natin today sa ating lesson. Para mas madali na nilang mapili, ite-text po ang inyong answer sa text line 0917-836-0757 kasama ng name, section, question 1, your answer, and your cellphone number. Sino ba ang magdi-discuss, Ma'am Jen? Nauna. Sino nga ba ang mauunang magdi-discuss? Of course, tawagin na natin ang ating mahusay na facilitator at syempre alive na alive dahil sa kanya ang ating presentation ngayon. Okay, yes. Let us welcome our very own sparkler of the year ba yun? Ang award niya, partner. Correct. Sparkler of kailangan the year. Kailangan panindigan niya energy. Okay, yan. Si Ma'am Judith S. Gamilo. Okay, go, go, go. Welcome, Ma'am. Go, go, go. Okay, good morning, good morning, good morning. Good morning sa lahat ng ating viewers at mga listeners. Narito muli ang mga grade 7 and 8 math teachers upang tulungan ang mga mag-aral upang na gustong mas tuto ng mas madali, mas masaya
at math excitement. Ito kaya. Mga estudyante ko ng 8, Aristotle, Copernicus, at Socrates, stay tuning in mga anak at makinipag-participate sa ating discussion. Shout out din sa aking 7 Archimedes, Galileo, Newton, at SPJ. Maki-join at maki-participate mga anak. And of course, sa tatlo kong mga anak, JD, Jed. At syempre, hindi ko makakalimutan ang aking partner. Okay, to start with, let us define first what is geometry. Mali yung... Okay, so geometry is derived from two Greek words meaning geo, two words geo meaning earth, and metrein meaning to measure. So thus, the word geometry means earth measure. Okay, so let us have first an activity. Pakibalik Ma'am Loy sa activity natin sa motivation. Backward, Ma'am Loy. Okay. So let us have first an activity. These are some of the objects around us that could represent a point, line, or plane. So place each object in its corresponding columns in the table. Okay, okay, so first column, we have the objects that could represent a point. Second column, objects that could represent a line. And the third column is objects that could represent a plane. Okay. So, dapat mga anak, may meron kayong papel at ball pen beside you at isulat. Alin dito? Paper, tip of ball pen, thread, clothesline, surface of a table, electric wire, wall, tip of a needle, pulser. Okay? I will give you 30 seconds to answer. Okay? So, magantay tayo ng konti para i-classify ninyo. Okay, time is up. Let us now classify. So, which are the objects that belong to or represent a point? We have okay, so may tatlo. Una, we have the tip of a ball pen. Okay, so hindi yung buong ball pen ang tinutukoy natin mga anak. It's only the tip. So, tip of a ball pen, so it is a point, represent a point. Kasi kung yung ball pen lang, kung word lang na ball pen, hindi siya point. Magiging line. Then, tip of a needle. Okay, so again, tip. So, yung mumukha yatang lahat ng tip, pero lang itip sa mga Ilocano, of course, alam nila kung ano ang itip. I represent a representation of a point. Then, kanina dun sa ating chat box, yung una may nagsabing laser. Okay, very good. Laser is a representation of a point. What about objects that could represent a line? What are the objects from the given? Okay, so we have thread.
Oh, si yung sinulid ni Nanay, pwedeng representation ng line. Then we have clothesline, sampayan is also a line. Then we have your electric wire. Okay, what about objects that could represent a plane? What are the objects that represent a plane? So we have the first one is paper. Okay, so papel. Then the surface of a table. Take note mga anak, surface. So that's the top. Yung surface lang niya, hindi yung mismo table. Kasi kung table, sabi natin, it could no longer be a representation of a plane. Just the surface. Then we have the wall. Okay. So, nakuha nyo ba lahat? Okay, I hope so, mga anak, na nakuha. Okay? So, uulitin ko. So those are only a representations, mga anak ha. Kasi kung sasabihin, "Ma'am, bakit yung laser may malaki naman?" Okay, i-discuss natin later on. Okay, in geometry, definitions are formed using known words or terms to describe a new word. These are three words in geometry that are not formally defined. These three undefined terms are point, line, and plane. So these are the three undefined terms. Pero dun sa ibang libro, apat sila. Pero yung ika-apat is a set. Pero yung common, yung point, line, and plane. Okay, let us talk more about a point. What is a point? Okay. Point has no dimension. So, ibig sabihin, no length, no width, no thickness. We cannot measure. So, point indicates a location or position in space. Kaya kanina may nagbigay ng halimbawa na stars on the sky. We have also location in a map. Then we have, meron din sumagot kanina, it is represented by a dot. Then we have a point is named, how to name use a point? So a point is named using a single capital letter. Take note mga anak ha kung paano ang pagne-name ng point. Single capital letter. Hindi pwedeng maging small letter. Okay, tignan natin ito. Meron tong tatlo. We have point A, point M, and point J. So, the name of these three points are A, M, and J. The size of the dot drawn to represent the point makes no difference. Kasi kahit na nakikita nyo, may mas malaki. Okay, we have points have no size. They simply represent a location. Okay, nakuha po. Okay, magbigay tayo ng mga halimbawa do nasabi niyo na kanina. Yung mga nandito, ang gagaling niyo. We have location. So, locating a place in a map. Diba? Gumagamit tayo ng point. We have also stars on the sky. So, pag tumingala tayo, hindi naman yung use ay kadala na nakikita natin na kapag nagdraw-drawing tayo ng star, di ba? It is only a dot. Okay. Then, we use also points to plot an ordered pair. So, plotting of points. Okay? We have collinear. Collinear points. And what is collinear points? Points that lie on the same line is what we call collinear. Okay. So, dito sa given na example, nasaan dito ang collinear? We have KLM. So, points KLM are collinear points. And points KL and N are non-collinear. Why non-collinear? Bakit non-collinear ang K,
L at saka N. If a single straight line cannot be drawn through all the points given, then the points are non-collinear. Okay, maliwanag po ba? Okay, what about... Okay po. Coplanar. Okay, so coplanar are points that lie on the same plane. Nandun lang din siya sa isang plane. Okay, so let us have an example. Name a point that is coplanar with line DF but not collinear. Okay, will you please try to type your answer sa ating chat box, mga anak. Ano ang sagot nyo dito? Take note ah, but not collinear. So, name a point that is coplanar with line DF. Sabi natin kanina, kapag coplanar, nandun siya sa iisang plane. Pero, but not collinear. So, ibig sa, ang collinear, ano na yung collinear kanina? Okay, points that lie on the same line. So, what is your answer? Paki-check Ma'am Daniel o Ma'am Ella kung may mga sumasagot. Paki-type sa ating chat box. Anong point ang sagot ninyo? Ayan, may mga comment naman dito, ma'am. Pero section lang, nilalagay nila. Ay, section lang. Okay. Oh, meron si Sanjiro. Ayan. Sabi niya, point G. Ayan, 7 Newton. G. Okay. Okay. Ayan. In fairness, sa grade 7, ano? Puro sila halos. Tapos may grade 8, 15 na. Okay. Sabi ni John Mark S. Villanueva, point G din. Si Liza Orifon, point G and E. Okay, ang dalawang sagot niya. Pero maraming point G. Okay, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Reveal natin. Okay, point G. Bakit hindi kasali si point E? Kasi point E is collinear with point DF. Ang hinihingi natin, it is a point that is not collinear to line DF. Okay, bago ako magpatuloy, Ma'am Ella, back to you. Okay, Teacher ayan. Ellen, Teacher Jenny, para sa atin. Unang mga anak, ano, habang kami ay nakikinig dito, nagbabasa kami ng mga comments. At salamat sa mga grade 7, napaka-active nila, no? Talagang kinakarir nila. And of course, sa mga grade 8 din. Ayan, sa ating DDI representative, meron na po ba tayong winner? Para bago natin ibigay ang question number 2, ay ma-reveal na natin ang answer sa question number 1. Ayan. Ano ba ang correct answer dyan, Ma'am Jenny? Okay, so sa ating question number 1, bago ko ibigay ang tamang sagot, ay babasahin ko muna ulit. Okay. So, which of the following... Ano ba ako? Which of the following models represent a point? Letter A, knot on a thread. B, sandpaper. And C, intersection of two walls. Of course, very obvious naman. Ang sagot natin dyan ay letter A, knot on a thread. Okay, sa ating representative ng DDI na hindi natin nakikita, pwede na po kayong sumali sa ating usapan. Meron na po bang nanalo dyan? Yes, ma'am. Yes, eh, pwede ayan, na po natin po. May lima lang, ma'am, na nag-send. Okay po. Pero sandali lang, ma'am. Meron pang type lang namin sa ruleta. Okay. Sige, ma'am. Okay. And sa ating mga winners, abang-abang lang kayo, no? Kaya talagang pinipili kasi nila kung sino yung mga lucky... Yes. Winners. Okay. O, yung ibang walang... Ma'am, share na namin. Yes. Okay. Sige, ma'am. Go, go, go. Share.
yun. Okay, ibang iniintay natin. Ano kaya ang pangalan ng mapalad? Na maayan na. Okay. Sila po ang mga nag-send sa ating text line ng correct answer. Okay. Paikutin natin ang ating ruleta para sa ating winner. Umikot, umikot, umikot. Ikaw ay pinaikot. At ang mapalad na napili ay si Cassandra Javier. Congratulations! Wow. Congratulations, anak! Cassandra Javier! Okay. 8 Copernicus, ma'am. 8 Copernicus okay. Si Cassandra Javier. Siguro sa ating DTI, yung mga kung nahirapan kayong mamili sa mga nag-send sa aking bonus question kanina, pwede nyo rin iruleta para kung sino yung napili dyan, siya ang nanalo. O, diba? Okay. Pwede rin, di ba? Babayad na po ba sa ating DTI or pwede nang i-reveal ngayon yung nanalo sa ating unang tanong kanina? Okay na, ma'am. Yung unang nanalo kanina, okay na po. Okay, sige. Sino na mo? Bale, ang pinili na lang namin, ma'am, yung pinakaunang, pinaka-unique yung sagot. Ayun, okay. Naganda na nakikinig tayo sa anong boses. Okay, sino po ang mapalad na nanalo from DTI representative? Bali po siya ng ano, ma'am, ng 7 Newton. Ang sagot niya kanina ay pimple, si Sanjiro Nitura. Wow! Congratulations! Congrats din, Ma'am Loy! Fairness, ha? Hindi lahat ng pimple nakakasama, ah. Okay, congratulations! So, I think ready na po tayong i-reveal ang ating question number 2. Tama ba, partner? Yes, partner. Dumako na tayo sa ating pangalawang tanong. Okay, ang ating pangalawang tanong ay, eto na po, question number 2. Okay, habang binabasa ko, makinig kayo, then makikita nyo yan later on. If a plane and a line intersect, their intersection will be a blank. Again, if a plane and a line intersect, their intersection will be a blank. Letter A, line. Letter B, plane. Letter C, point. And letter D, segment. Ano ba ang kailangan nilang i-send, partner? Yeah. So, pakitext po ang inyong sagot sa mobile number 0917-836-0757 na may complete details. Nangunguna dyan dapat ang inyong pangalan, ang inyong section, point, answer, and of course, your CP number. Ulitin ko ang text line natin. So, good luck. 0917-836-0757. Ayan, nakikita nyo yan sa inyong screen. Okay. So, hindi na natin patatagalin pa. Ibalik na natin sa ating facilitators para maituloy na nila ang ating laban. Susunod na magdi-discuss, partner. Okay. Kumbaga sa pagbabalik, hindi lahat ng nagbabalik ay hindi Itong pagbabalik na gustong-gusto natin. Okay, nagbabalik po si Teacher Judith S. Camilo. Go, go, go! Ayan. Okay. So, next undefined term is a line. So, a line has one dimension. So, kanina, ang point walang dimension. Ngayon, ang sumunod merong isa. That is the length. A line has no width, thickness, and extends forever. Okay? Mabuti pa si line, may forever. Okay? Then a line is named using a single lowercase letter or two points on the line and drawn with two arrow heads on both ends. Okay, so for example, makikita natin dito sa ating screen, we have line AD. So we name that using two letters, we will name that as line AD or line A. So, parehas sila.
Kanina sabi niya, pwede rin siyang gamitan o pangalanan ang line ng isang single lowercase. So, small letter. So, single lowercase letter. So, another name of this line is line J. Okay? So, will you name? Okay. Tingnan natin. Si Ma'am Ellen ang magtatanong later. Okay, let's try this one. Give another line for line B. Okay, sa chat box. Ay, na-reveal na ni Ma'am. Ay, may, ay, wala pa. Okay, sa ating chat box, again, mga anak, paki-type ang inyong sagot. Give another name of line B. Sabi natin kanina, we can name it using two letters and a single small letter. Ngayon, ano ang ibang pangalan ni line B dito sa ating figure? Okay? May mga sagot na ba tayo? O, meron. 8KB daw. Okay. Tingnan natin. Sige. Okay. Ano bang mababasa natin dito? Pag gagamit tayo ng two ay ng mga pananak, use two, at least two letters lang. Tapos, meron siyang arrowhead sa taas. Okay? Pero dahil dito sa ating, i-type na lang yung word na line. Kasi mahirap hanapin na saan dyan ang line. Paano nga ba? Ako din hindi ako marunong dyan, Ma'am Ella. Na itatype ko yung symbol na line doon sa sagot. Okay. Okay. Ayan, sige, tingnan natin kung may mga nag-jit. Ayan, okay, meron ba? Marami. Meron mga nag-jit. Oo, marami. Maraming nag-kukuan. Okay. Okay, so i-reveal na natin anong sagot ng ating exercises, Ma'am Loy. Okay, wow. It's line 8K. Okay. Okay, ang daming nakakuha niyan, ma'am. Oo, nakita ko nga, ma'am. Grabe. Oo, very active ang mga viewer natin. Yes. At naiintindihan talaga. Okay? Yes. Then we have also subsets of a line. Okay? So subset meaning it's a part. So we have first is segment. The second one is array. And what is a segment? A segment designates a portion of a line that has endpoints. So, ibig sabihin, may hangganan si segment. Okay? A segment can be measured. What about array? Array is a portion of a line that has only one endpoint. Okay? One endpoint lang. And extends infinitely in the other direction. So, ibig sabihin, kung mag-e-extend si Ray, yung isang side niya ay mag-e-extend, hindi natin pwedeng i-measure ang length ni Ray. Only a segment. Okay, let us have an example. So, meron tayo dito, segment AB. Okay? So, segment AB or segment BA. Ang endpoints natin dito ay si point A at saka si point B. Note that AB can also be named as BA. So, parehas yan. Segment AB or segment BA. Tandaan, pag nag-identify mga anak, kailangan merong bar sa taas. And that is segment. Kanina dun sa line, meron tayong arrowhead sa both ends niya. Okay? So, ibig sabihin yun ay line. Ngayon kung pala, that is a segment. Then, what about array? So, we have here ray AB and ray BA. Parehas ba sila? Okay, they are not the same. Bakit hindi sila parehas? Kasi si A, dun sa unang example, mga anak, is an endpoint. Then B is the direction of the line. While in the second example, B is the endpoint or the starting point. And A is the direction of the line. In naming array, tandaan din, the first letter denotes
the end point or starting point. Then the second letter will determine the direction of the line. Okay, sana naintindihan. Then we have also opposite rays na tinatawag. What is an opposite ray? So the opposite rays or the rays are opposite if both start from a common point and go off in exactly opposite direction. Take note, ah, opposite. So, halimbawa, we have here in line AB, ray QA or ray QB are called opposite. Kasi kung pakikita ninyo mga anak sa ating screen, magkaiba yung direction ng kanilang arrow. Yung isa going to right, yung isa is to the left. That's why they are called opposite ray. In the figure, ray QB is opposite to ray QA. Kapag mag-name naman tayo ng ray, tignan nyo yung isa lang ang arrowhead. At yung arrowhead, yun ang kung nasaan yung direction ng line. Okay? Then, we have the last undefined term, which is plane. Okay. Plane has two dimensions. Okay, dalawa na ngayon. We have the length and width. Okay, infinite length and infinite width. No thickness. Can be named by a single script or cursive letter. Okay. So, ang pagpapangalan naman ngayon dito, kanina dun sa line, single small letter. Sa point, it's a single capital letter. Dito naman sa plane, single siya pero cursive or script yung pagkakasulat or any three points on the plane. So, those are the several ways on how to name a plane. Okay, let us have an example. So, we have here plane ABC or plane M. So, yun ang pangalan ng plane natin. Okay, another example. We have name two planes that contains line QP. Okay, bigay yung mga choices natin para hindi tayo mas madali, Ma'am Doy. Okay, tingnan nga ninyo. Anong sagot nyo? Name two planes that contain line QP. A, planes PSR and QNM. B, planes SPL and QRM. Planes C, planes NNL and QPR. And D, planes PRQ and SLP. Okay, ano yung dalawang plane daw na mag-i-intersect sa line QP? Okay, may mga sumasagot na po ba sa ating chat box? Pakitype mga anak kung ano yung sagot ninyo as your participation. Parang daily discussion lang ito na kailangan magtaas ng kamay kung nasa classroom sana. Pero dahil nasa kanya-kanyang mga bahay tayo, okay, may mga nagko-comment. Okay, Sanjiro, Daniel, Castillo. Okay, Sanjiro, answer A. Daniel, C. Okay. Dan Mark, C. Okay. Nathaniel, B. Ayan, maraming C. Okay. May A, Sara Litan. May A. Nakita pala. Dalawa pala nabilang po si na tamang sagot. Okay. Tingnan natin kung tama yung mga sagot ninyo, mga anak. Okay? Oh, the answer is letter A, PSR, at saka QN. Hindi ko mabasa. QNM. Okay. So, thank you sa mga nagsisend ng comment. SPL, mga anak, ang SPL, wala siyang QP. Kaya hindi siya yun ang sagot. What about letter C? Kasi nakita natin kanina maraming C ang sagot. N, M, L.
ang plane and ML mga anak, wala siyang line QP. So be careful sa pag-identify next time. Okay, malayo siya. So titignan niyo dito, ito yung line na hinaay na meron dapat siyang common. So yung dalawang plane na merong QP, it's the bottom part of that box and the front face ng box. So halimbawa, ito yung box natin, yung top at saka ito. Ang merong QP, oh, 'di ba? Hindi ako nag-advertise na. Okay. Next is okay, coplanar. Kanina hindi ko dinipen ito ang coplanar. So coplanar points are points that lie on the same plane. Okay, so dito sa example natin, points X, Y, Z are coplanar. Eh ma'am, paano naging coplanar collinear sila? Kasi ang X, Y, Z nasa loob siya noong rectangle na yan. So ibig sabihin, coplanar sila. So yun ang ibig sabihin ng coplanar points that lie on the same plane. Coplanar at the same time collinear. Then points X, Z, P are also coplanar. Kasi basta nandyan siya sa loob mga anak, nasa loob ng rectangle na yan, is they are coplanar. Then the last one, points X, Y, Z, P are coplanar. Ma'am, maybe you will ask me, ma'am, bakit apat na letra? Pwede ba? Yes, at least 3 points sabi natin kanina. So, ang points X, Z, P, X, Y, Z, P are coplanar. And X, Y, Z, B are non-coplanar. Why? Kasi point B is outside the plane. So, dapat ang coplanar nasa loob. So, ibig sabihin, kung wala siya sa loob, they are called non-coplanar points. Points that do not lie on the same plane. Okay? Let's have an exercise. Tignan natin kung naintindihan. Name points that is coplanar with line BF but not collinear. Okay. Yan, pwede i-comment. Okay, so i-comment natin sa comment box. Okay, anong sagot natin mga anak? Ano daw yung point? Okay. Okay, may mga sumasagot na ba? May mga comment dito, may hinto daw sa kanila. May hinto na wawala. Okay, so si Liza Ori point. Sabi niya point G. San Giro Natura point G. At si Bartolomeo point G. Okay, marami. Okay, tignan natin kung tama kayong mga anak. Okay? Okay, correct. Point G. Though E is also inside of that plane, pero but not collinear, sabi kasi. Kung sana wala yung but not, meron tayong dalawang sagot, G and E. Pero dahil meron yung word na but not collinear, so we have only G. Kasi ang point E is collinear with line DF. Okay, nakasunod po. Okay, back to you. Teacher Ella and Teacher Jenny. Okay, ayan. So, bago tayo mag-proceed sa next facilitator, meron ba tayong i-reveal dyan partner na ibigay na ba kanina? Wala ba? Kanina partner, yung question number 2, pero hindi pa natin i-reveal. Mamaya pa yun. Ikaw, baka may tanong ka dyan bago natin, meron kaya tayong na-prepare dyan na another question para mas maraming manalo? Okay, sige. So, tingnan natin. Yeah, bigay mo muna. Oo. Yan. Habang nagpe-prepare yung ating facilitator na kanina pa rin. Okay, so ito. Ito mga anak. So, madali lang to ha. Okay, so i-prepare ninyo ngayong sagot. Sa comment box na lang tayo. The power button of a remote control represents letter A, line. B, plane. C, point. Ayan. So, ulitin ko. The power button of a remote control represents A, line, B, plane, C,
point. Comment lamang sa chat box ang ating sa comment box ang inyong mga sagot, mga anak. Ayan, so may sa comment box ba yan, ito, ma'am, Teacher Jenny? May prize ba yan, teacher? Meron, di ba, partner, meron? Tumataginting na 30. Tumataginting na 30 peso load. Oh, gana. Ang inyong ibibigay ay name, section, your answer, and cell phone number sa comment box. So, ito yung pwedeng mag-join dito yung mga walang load na hindi makasend kanina sa ating text line. This is your chance para manalo since wala kayong load. Comment lang ng comment sa ating comment box. And syempre, pasasalamatan ulit natin ang ating sponsor for the prizes, partner. Si Ma'am Larna Nevado. Oh, pwede siguro ano, no? Thank you so much po, ma'am, ulit. Oo, dahil maraming nagsumasagot, siguro sa ating DTI, pwede kayong pumili ng mga correct answers, then iruleta nyo na lang para hindi kayo masyadong mapilian dyan. Diba? Kasi ang dami nila talaga, in fairness, no? First five. Oh, grabe. Oo, first five na nakita ng DTI. Patiin lang natin sila, si Altea, si Zar, Bettina, Zarika, Nicole, Mamaba, Lea Nicole Galang. O, diba? Princess Altea. Ang dami. Fairness. Ang dami. So, kung babanggitin natin to, medyo nagabi na tayo dito. Hindi ka tayo nagtapos ba? Oo. Okay, so ating DTI representative, babalikan namin kayo mamaya para sa revelation ng ating lucky winner ng 30 pesos worth of load. Sa mga ating estudyante, comment lang kayo ng comment, mga anak, dahil kung napapansin nyo habang may nagdi-discuss na kayo ko at nakalimong kami, pinapansin namin lahat ng comments nyo sa ating comment section. Kaya, pasalamatan natin partner ng ating star sender ngayon, partner, si Cesar Espiritu. Yan, star sender. Thank you. Ay, hindi na daw pwede ang SIM card ni Zar. So, kung sino yung may number sa bahay nyo, sa kanila mo ibigay, o, diba? Pag-gift mo sa kanila dahil nakinig at nanalo ka, o, diba? Okay, ano pa ba ang kailangan nating ibigay dyan, partner? Tuloy na ba ang laban? Okay, so, pwede na siguro natin ituloy, partner, para sa ating Ma'am Judith, pwede na ba ang ituloy ni Judith, pwede na ba? Oo, meron ba kayong... Okay. So, introduce natin, ano, napakataas ng energy. Kaninang alas 9 pa siya dyan sa magandang kortina niya dyan. Naghihintay. Partner, na... Naghihintay siya na maibigay ang kanyang turn. Okay, mga anak? Palagi na natin napapakinggan, napapanood. Napakalaki ng kanyang puso at basta malaki. Okay. So, wag na natin patagalin ang ating energetic facilitator this morning, Teacher Mardy C. De La Cruz. Go, go, go! Ayan. Isang wait lang. Pamainunan ko ang aking kortina dito. So, ang code natin, Plantita. So, yung unang makakasend, makakamain sa kanya na to. Ayan. So, ang code natin dito, Plantita. Okay. Isang matirik na araw sa ating lahat. Yan, matirik ang araw. Lalong-lalo na sa ating mga grade 8 special science class learners at grade 7 learners na napaka-active. Okay? So, binabati ko ang aking mga math tatalino at math titinit. O, ayan. Kala mo, Ma'am Judith, ikaw lang. Wow, na mga grade 7 Newton, Archimedes at Galileo at sa aking tatlong mga math lulusog na anak, John B., Dion at June D. Ayan. So, makinig mabuti sa ating discussion para makasagot sa mga susunod pang tanong at manalo ng limpak-limpak na papremyo. Okay. So, ituloy na natin ang ating discussion. So, we have here postulates. So, sa mga hindi familiar sa postulates, pag sinabi nating postulates, these are statements that are assumed as true as the basis for reasoning. So, ina-assume na natin ito na true, hindi na kailangan ng proving. So, hindi na natin kailangan patunayan yan. Okay? Hindi kagaya ng mga theorems. Mga theorems na mababasa nyo sa geometry, yun ay kailangang i-prove. Okay? So, for the first postulates regarding
points, lines, and planes, we have postulate 1-1-1. Through any two points, there is exactly one line. Okay, so makikita nyo dyan, basta meron tayong dalawang points, pag pinagdugtong natin yon, meron lang tayong mabubuong isang line. Okay, so malamang, totoo na yun, diba? So hindi na kailangang i-prove. Next, 1-1-2. Through any three non-collinear points, there is exactly one plane containing them. So pag meron tayong tatlong non-collinear, so na-discuss na yan kanina ni Teacher Judith, non-collinear, ibig sabihin wala sila sa iisang line, there is exactly one plane containing them. Okay, and the last postulate, we have postulate 1-1-3. If two points lie in a plane, then the line containing those points lies in the plane. Okay, a line lie in the plane. So kapag meron daw tayong two points na nasa plane, of course, parang sa 1-1 kanina, 1-1-1, na yung two points pag pinagdugtong ay may line, and of course, yung line na yun that contains those points ay nasa iisang plane din. Okay? So that those are our postulates. Next. Okay, so we have here the intersection. Ano ang intersection ng ating tatlong undefined terms na point, line, and plane? So if we have a line and a line, the intersection is a point. Okay, so makikita nyo naman dyan sa ating illustration, may dalawang line, yung intersection nila ay yung point kung saan sila nagsalubong. So that is a point. Okay, next we have the intersection of a line and kung maalala ninyo, nasa question nito kanina. So, the intersection of line and the plane is, ano sa tingin nyo yan? Meron tayong plane and natusok siya ng isang line. Okay. Yeah. And the last one, what do you think is the intersection of a plane and a plane? Ayan. May dalawang plane na nagsalubong, nag-intersect. Anong tawag natin sa intersection na okay, so that is a line. Ayan, makikita naman dyan yung kulay red, that is a line. Okay, so let's try this exercise. Points X and Y lie in both plane P and plane Q. Wala kayong makikitang drawing dyan or figure. Kailangan nyo dyan ng imagination, okay, para masagot itong ating question. Points X and Y lie in both plane P and plane Q. So meron tayong dalawang points, Q and Y, na parehas silang nasa point plane P and plane Q. What object defines that intersection of the two planes? So, ano yung intersection ng two planes na yon? Anong tawag natin doon? So, letter A, line XY. Letter B, line segment XY. Letter C, plane P. And letter D, all of three-dimensional space. Mga binigay na tatlong-dimensional space. So, just type your answer in our comment box para mabasa yan ng ating mga host. Type nyo lang ang inyong name, section, and your answer. Okay, pinanala pa mga comments. Yan, may mga sumasagot na. Okay. Bettina Rivera D, SPA. Aris Flores C. Sarah Litan D. TJ Rimbuyutan D. Parang nagbibingo ko dito, no? Ano to? Rami Bulan D. Aris, okay. Sanjiro B. Lana Chloe D.
Aris C, Jerson Marinay D, Zar D, Nora D, and Damien Bernard. Tia D, Ben D, Delo D. Yan. Akala yata nila pag marami, yun na yung totoong sa yung tamang sagot. Diba? Michael majority, D. Yun na yung tama, sabi siguro nila. Kaya sumunod na rin nila. Okay, so i-reveal na natin kung tama nga ang kanilang mga sagot. Ano ba ang tamang sagot? Yan. So, the correct answer is letter B. Okay, kung babalikan niyo yung kanina, kung babalikan natin yung kaninang illustration, may dalawang plane tayo, yung last na ayan. So, ang intersection ng dalawang plane, sabi natin kanina, is a line. Okay. Okay, baka medyo nalito sila dun sa line tsaka line segment. Okay. So, ang question kanina is what object defines that intersection of the two planes? Of course, dapat ito ay isang line. Pero dahil ito naman ay hindi infinite in both directions, so that is a line segment. Yung intersection natin is a line segment. So, the correct answer is letter B. So, the answer is line segment XY. Okay, so karamihan ng mga sumagot ay all of three-dimensional space. Hindi po tama yun. Okay? So, let's have another illustrative example. Okay, tignan natin itong box para mas makita natin dito yung ating mga tinutukoy na intersection at yung mga na-discuss kanina na collinear, non-collinear, coplanar, and non-coplanar. Okay, so we have here a box. So, it is a three-dimensional object. So, the corner of the box, yung mga tulis niya sa mga gilid-gilid, that represent, or those represent a point. Bawat corner niya ay mga points yun. The edge of the box, yung mga gilid naman yan, so makikita nyo dyan yung AF, yan ang edge. Okay, hindi yan point, but that is a line. Okay, at, okay, anong next natin? The top of the box, ayan, nag-overlap na. The top of the box, yung ibabaw, pero bukod doon, yung harap, yung likod, yung dalawang side, at yung ilalim ng box. So, those represent plane. So, lahat ng mga yun ay mga plane. So, kung makikita nyo dyan sa box, yung harap niya, yung may letters F, E, G, D. So, yan ay plane, F, E, D, G. Kapag iname natin, sunod-sunod na letters. So, yan ay isang plane, yung mukha niya or yung face. Yan ay plane. Okay. So, four points, F and G. O, yung nasa harap. Yung point ang tinutukoy natin, ha? F and G, those are collinear. Okay? Yung dalawang points na yun, yung dalawang corners ng box na F at G, dahil nasa iisang edge sila, they are collinear. Okay? Next, yung ating points A, B, and C. Nasaan yung A, B, and C? Makikita nyo nandun sa bandang likod. A, B, tapos nasa baba yung C. Dahil wala sila sa iisang line, they are non-collinear. Okay? Non-collinear ang points A, B, and C dahil yung C nasa baba. Okay? Next, we have points E, F, G, D, yung nasa harap na mga points. Okay? E, F, G, D. Nasa iisang plane siya, yung nasa harap, yung mukha ng box na yan, dahil nasa iisang plane siya, ang tawag sa kanila ay coplanar points. Okay? Nasa iisang plane lang sila. And points A, F, C, D, asan yung mga yun? Yung AF natin yung nasa taas at yung CD natin nandun sa baba. So, hindi sila magkasama sa iisang plane, therefore, they are non-coplanar. Okay, so sana naiintindihan yung mga terms na na-discuss kanina ni Teacher Judith. At least, mas makikita nyo na dyan kung paano yung illustration ng ating mga terms na yon. Okay, so back to our host for the answer in question number 2.
Ayan. So I think meron na tayong nanalo. But before that, partner Jen, ano ba ang correct answer dito sa tanong na to? Okay, dun sa ating official question number 2, yes. If a plane and a line intersect, their intersection will be a point. And that is letter C. Okay, tingnan natin kung sino mapalad na nanalo. Mag-roleta ba tayo, DTA representatives? Yes, ma'am. Okay, ayan ay inaantay natin ang mga pangalan ng mga nag-send ng correct answer. Ilan kaya sila? 11, ma'am, ang mga nag-send sa number, pero meron lang pong 4 na correct ang sagot. Okay, so 11 ang nag-send, at 4 ang ating i-oracle na pangalan. Okay, go, go, go! Ayan, abang inihintay natin. Sige, nilalagay ang mga pangalan niyo anak na sa ruleta para naman hindi niyo sabihin na pinipili lang. Ayan. So, Adley, Nora, and Roy Star ang nakakuha ng correct answers. Tignan natin sinong swerte sa kabila. Sige. Sige. Wow! Congratulations! Adley, we will play off! Italina, ngayon! Bye! Later! O, diba? Congrats! May load ka na! Natuto ka pa! Okay, ano, sa ating question from Teacher Jenny, Partner Jenny, sa ating DTI, meron na rin ba kayong nakitang answer? Okay, meron na po! Okay, so yung tanong natin kanina sa aking question. Sa ano power button. Ba doon, partner? Okay, the power button of a remote control represents a point, syempre. Okay, so correct answer is point. Sino kaya ang swerte nanalo? Ito yung comment box question natin. Meron na po. Yung kauna-unahan. Okay, sino yan? DTI representative. Galing siya ng ano, ma'am, ng 8 Atis. Wow! Si Jamie Miel Lamug. Ang sagot niya po ay letter C. Ay, wow! 8 Atis siya? Hindi siya. Oo, ma'am. Oo nga, science class siya ta si Jamie Miel Lamug. Sige, sige. Verify ng ating eight Aristotel pala, ma'am. Sorry po. Yeah. 8 Aristotel siya. Sorry. Kala ko bagong section ng science class yung... Naduling lang. Naduling ako ng nabasa. Okay. Congratulations sa ating 2 winners. Hintayin lamang ang pagdating ng inyong mga load later on. And of course, partner, meron pa ba tayong hinihintay dyan bago natin ibigay ang continuation sa last part dahil ang bilis ng oras? Okay, wala na, partner. Kailangan na natin tapusin ang discussion natin for today. Okay, so paano ba ito, Ma'am Judith? Okay, tanongin natin kay Ma'am Judith kung ano ang susunod na part. Okay, si Ma'am Mardy daw, partner. Ma'am Mardy. Ma'am Mardy de la Cruz. Okay, so let's have... So let's have this exercise, the application of the 3 undefined terms. So what geometric idea is featured by each of the following? So for number 1, tip of a syringe. So yung dulo lang. So basta pag tip, ang tawag natin sa mga yan, those are representations of point. Basta mga tip, parang kanina, tip of a ballpen, tip of a needle. Okay. Because it's 11:27, billboard. So yung billboard, yung mga nakikita nating matataas na may mga advertisement, so those are representations of plane. Number 3, strand of your hair, yan ay line, dahil isang gugit lang yan. So those, yan ay line. For number 4, page of a notebook. So, ang eye of a book. So, ang page, makikita natin, that is a flat area. So, that is a plane. And for number 5, crease of a folded
paper. So kapag fimold mo yung paper, yung buhit na mabubuo doon, that is called the crease, and that is a line. Okay, so sana naintindihan yung ating tatlong undefined terms. Let's have another. Use the diagram to answer the following. Okay, mabilisan na lang. So meron tayo dyan, line R, line L, na merong tatlong points R, S, T. So how many line, how many points are in line L? Ayan, nasabi ko na pala. Meron tayong tatlong points na may pangalan, but ang totoo niyan, there are infinitely many points on a line. So maraming points na bumubuo sa isang line, pero ang may pangalan lang dyan ay tatlo. So the answer is 3. Next question, can line L named as RT or line RT? So the answer is yes. So to name a line, you can use two letters na nasa line sa magkabilang dulo niya at yung nasa taas ay double-headed arrow. For number 3, is art, line RT the same as line PR? So that is, so those are the same. So the answer is yes. So pwedeng pagbalikta rin ang pag-name ng line using the two letters. What about ray ST? Ray. So, meron tayong isang endpoint and the other, walang endpoint. So, ST and TS, are they the same? Yung ST ba at TS or ray TS parehas? So, the answer is no. Kasi yung T ay nandun sa dulo na merong arrow. So, ibig sabihin, it goes infinitely in one direction. Hindi pero yung S ay nandun siya sa gitna. So, ibig sabihin, naka-fix lang siya doon. May endpoint yung isa. Pero pag binaligtad mo na, mali na yun. So, hindi sila parehas. And for number 5, we're going to name opposite rays. So, ito ang tama. Ang opposite rays natin ay ray ST and ray SR. So, yun. Hindi pwedeng pagpalitin, pero yung opposite rays natin, yung S natin nandun lang sa may unahan dahil yan ang ating endpoint sa ating ray. Okay, next, identify and name the following. A point on line BC. Okay, so meron tayo ditong dalawang plane na nag-intersect. So we're going to name a point on line BC. So hindi na tayo magtatanong dyan dahil wala na tayong time. We have point B, C, and D. O, yan yung pwedeng mga sagot, yung tatlong points na yan. Doon sa ating line BC, nandyan makikita nyo ang points B, C, and D. The intersection of plane N and plane T. So, dalawang plane, ibig sabihin ang intersection is a line. And that line is line BD or line DB. Pwedeng pagbalikta rin. And we have a plane containing E, D, and B. So, anong plane yung may laman na E, point E, D, and B. Yan yung kulay orange. So that is plane T. Yung cursive line natin na T. Okay? Yan. So we are done with our discussion. Let's have the summary. Okay. Sir Judith, summary ng first topic natin, undefined terms. Okay. So undefined terms, we have point, line, and plane. Then, substitutable line, we have the segment and array. Then, we have also the so-called opposite rays. Okay, and for the postulates that we have discussed, we have postulates 1-1-1, 2, and 3. Any two points, there is exactly one line. 3 non-collinear points, there is exactly one plane. And if two points lie in a plane, then the line containing those points lie in the plane. And if two lines intersect, then they intersect in exactly one point. So, pag nag-intersect ang dalawang line, isang point lang yung pwedeng intersection. And if two planes intersect, they intersect in exactly one line. Okay, so back to you, our host. Okay, maraming salamat po sa ating facilitator. Ayan. Ay, hindi talaga mapigilan ang oras, kaya naman, sabi nga dito, learning is not the product of teaching. Learning
is the product of the activity of learners by John Gottlieb. Maraming salamat po sa mga naging bahagi ng ating live streaming ngayon. Bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko kayong anyayahan muli sa ating mga mag-aaral. Monday, October, anong date nga ba yun? Sa Monday? 25? Okay, 25, Monday, same time. 9:50 to 11:30 in the morning, meron po tayo ulit live streaming sa Mathematics 8. Kaya sana magkita-kita po tayo muli. Muli kami po ang inyong mga nakasama. Salamat po sa ating facilitators, Teacher Judith S. Gamilo and Teacher Mardy C. De La Cruz. And of course, wala tayong mananalo kung wala sila, electronic raffle and DTI representatives, Teacher Mylene J. Relatin and Teacher Janice Fields A. Simon. And of course, ang tagapindot natin dyan, hindi man natin nakikita, maraming salamat po, Teacher Lorely Pinitura. Sino pa ba dyan, partner? Okay, syempre, gusto din nating pasalamatan ang ating number one na napakatiyagang technical specialist, Teacher Jashel Reson M. Guillermo, ang ating gwapong-gwapong specialist. And syempre, maraming-maraming salamat din po sa ating quality assurance officers, Ma'am Merlinda D. Dante. Mami, thank you so much sa support and sa pag-guide po sa amin. Naitawid na naman po namin ang isang live streaming. Maraming salamat din po sa ating assistant principal, Ma'am Ruby R. Guillermo. At syempre, hindi natin makakalimutan na ang ating butihing ama. Ang paaralang ito, ang ating chief education supervisor, ang ating officer in charge, Dr. Rodrigo V. Pascua. Thank you so much, sir. Ayan. Maraming salamat. Okay. I am Teacher Rowella S. Santos. And I am Teacher Jenny D. Carino. Thank you for staying with us. See you again next time on Magalang Facebook Live. Calculus, Advanced Algebra, Intermediate Algebra, Trigonometry, Elementary Algebra, Geometry. Mamaaralin dapat ito kasi na Mathematics Learning Area. Mathematics kahit saan, kahit kailan. Mathematics, maaasahan inyong tututukan dito sa 106.3 VWDR-FM. Basta Dance Radio! Learning is amazing! Ito ang 106.3